The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. When Jesus went into the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, "Who do people say that the Son of Man is?" They replied, "Some say John the Baptist, others Elijah, still others Jeremiah, or one of the prophets." He said to them, "But who do you say that I am?" Simon Peter said in reply, "You are the Christ, the Son of the living God." Jesus said to him in reply, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my heavenly Father. And so I say to you, you are Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of the netherworld shall not prevail against it. I will give you the keys to the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven." My dear sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Mga minamahal na kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, pinagdiriwang po natin ngayon ang dakilang kapistahan ng dalawang itinuturing na haligi ng ating simbahan, si San Pedro at si San Pablo. Pinagdiriwang natin sa isang okasyon ang kanilang pagkamartir, bagamat makikita po natin ng dalawang ito'y maraming pagkakaiba sa maraming bagay. Sa kanilang kapanganakan, si San Pedro ay pinanganak sa Bethsaida sa may Galilea. Si San Pablo naman ay sa present-day Turkey, doon siya isinilang. Ang kanilang salita'y magkaiba. Ang pangunahing salita ni San Pedro ay Aramaic, samantalang si San Pablo ay Griego ang kanyang native language. Makikita rin po natin na ang kanilang hanap buhay ay magkaiba. Si San Pedro ay isang mangingisda. Si San Pablo naman ay tinuturing na isang scholar, matalino. Ang edukasyon nila ay magkaiba rin. Si San Pedro, marahil nagkaroon lamang ng basic education. At si San Pablo naman ay isang scholar na sinasabing nakapag-aral sa isang universidad doon sa Tarsus. Nang tawagin sila ng ating Panginoong Jesucristo, magkaiba rin ang konteksto. Si San Pedro, habang siya'y nangingisda doon sa may bayan ng Galilea, si San Pablo naman, nang tawagin ng ating Panginoong Jesus, nanduroon siya sa daan sa Damascus habang kanyang pinag-uusig, pinapatay ang mga Kristiyano. Doon siya nagkaroon ng conversion. Nang tawagin sila ng ating Panginoong Jesucristo, aba, si Pedro, sa Ebanghelyo, narinig natin na siya'y tinawag na bato at ginawang pundasyon ng ating simbahan. Samantalang si San Pablo naman ay tinatawag na apostle to the Gentiles. Siya'y nangaral sa iba't ibang bansa doon sa mga pagano, samantalang San Pedro ay doon sa mga Hudyo. Dumating din ang pagkakataon na magkaibang kanilang desisyon sa buhay, magkaibang kanilang opinion. Si San Pedro, nais niyang tanggapin sa simbahan yung lamang mga Hudyo, yung mga circumcised. Kaya yung mga convert ng panahon na yun, ang gusto ni San Pedro ay magpatuloy rin. Samantalang si San Pablo, ang sabi niya, tatanggapin natin basta yung isang tao ay sumasampalataya kay Kristo. Basta kaya niyang sabihin, Jesus Christ is the Lord. Ang Panginoong Jesus ay Panginoon, no? Ay ba'y pwede nang makaanib sa ating pananampalataya? Kinorek wari ni San Pablo si San Pedro. Pero pwede nating makita
na meron din mga bagay na kung saan waring sila'y nagkaisa. Nagkaisa sila sa pagsalungat sa ating Panginoong Kristo. Si San Pablo sa pamagitan ng persecution, San Pedro naman sa pamagitan ng kanyang denial sa ating Panginoon. Bagamat maraming kalang pagkakaiba at meron din pagkakaisa, sila, pareho silang tinawag sa pagkamartir nang tanggapin nila ang ating pananampalataya. Inialay po nila ang kanilang buhay. Nang tanggapin nilang ating pananampalataya, makikita natin na hindi naging madali ang kanilang pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo. Halimbawa po si San Pedro sa ating Ebanghelyo, nang kanyang sabihin ang katotohanan na si Jesus ang Mesiyas, siyang Kristo, siyang tagapagligtas. Itinuloy ng ating Panginoong Hesukristo sa Ebanghelyo na sabihin sa kanya ng Mesiyas ay dapat magbata ng pasakit, ng tagapagligtas ay aarestuhin, pahihirapan, papako at mamamatay sa krus. Abay, sinalungat po ito ni San Pedro at ang sabi niya, Panginoon, hindi ko po itutulot yan, hindi ko papahintulot yan na mangyari sa iyo yan over my dead body, no? Kung ganyan ang gagawin na sa iyo. Naging hadlang si San Pedro, kaya kung ngayon ay pinupuri siya ng ating Panginoong Kristo, sa susunod na eksena, makikita naman po natin ang sabi sa kanya ng ating Panginoon, pinagsabihan siya, siguro siya o pinagsabihan siya ng pinakang masakit na pananalita na maririnig natin sa ating Panginoon. Get behind me, Satan, ang sabi sa kanya ng ating Panginoong Kristo. Bagamat talagang nasaktan San Pedro, pero makikita po natin na hindi naman siya iniwanan ng ating Panginoong Kristo. Ang kanyang buhay ay hindi smooth sailing yung kanyang paglalakbay. Maraming twists and turns, palikuliko, maraming high and lows. Pagkatapos makikita natin na nung duron sila sa hardin ng Getsemani, nung ating Panginoong Kristo ay aarestuhin, by si San Pedro ay nagbunot ng tabak, tinagayong tenga ng isa sa mga kawal. Pero siya'y pinatigil ang ating Panginoon. Hindi pwede ang violenting pamamaraan. Marahil nasaktan muli San Pedro at iniisip o hindi niya maintindihan kung anong desisyon ng ating Panginoong Kristo. But he was not rejected by Christ. Noong ating Panginoong Kristo'y magpapakasakit na, pasan-pasan ang krus, San Pedro'y sumusunod sa ating Panginoon, but from a distance, malayo-layo. At pagkatapos ay itinakwil niya ang ating Panginoong Kristo ng 3 beses. Pero hindi pa rin siya iniwanan ng ating Panginoong Kristo. Noong nabuhay ng muli ang ating Panginoong Kristo, na si Pedro ay nangingisda, nagpakita muli sa kanyang ating Panginoong Kristo at siya ay tinanong muli 3 beses, Do you love me? Mahal mo ba ako? Waring ibinabalik ng ating Panginoong Kristo ang kanyang dangal. Makikita po natin ang track record ni Pedro na hindi flawless ang kanyang track record. Ako po, maraming pagkukulang. Merong mga pagkakamali. Pero sa kabila nito, siya pa rin ang pinili ng ating Panginoong Jesus. Sa kabila ng kanyang kahinaan, makikita natin na hindi siya iniwanan ng ating Panginoon. Doon sa tradisyon ng ating simbahan, isang kwento, doon sa Roma, doon si Pedro'y tatakas, no, sa persecution, kilala sa kwentong Kubadish. Aba, nasa lubong ni Pedro ang ating Panginoong Kristo sa daan, sa Appian Way, at tinanong niya ang ating Panginoon, Lord, saan po kayo pupunta? Sabi ng ating Panginoong Kristo, doon sa Roma para ipakong muli. Nabatid ni San Pedro ng Panginoong Kristo, hindi siya iniiwanan. Nanduroon lagi kasakasama niya sa lahat ng bahagi ng kanyang paglalakbay.
at nagkaroon siya ng lakas ng loob at bumalik muli sa Roma at doon siya'y ipinako sa krus ng patiwarik. Ang buhay ni San Pedro at ang buhay ni San Pablo ay maaaring maging salamin ng sarili nating buhay, pwedeng maging salamin ng sarili nating paglalakbay bilang mga Kristiyano, pwedeng maging salamin ng sarili nating pananampalataya, nang ipahayag natin o tanggapin natin ang ating pananampalataya nung tayo binyagan sa pamagitan marahil ng ating ninong at ninang, nakikita po natin na marami tayong pagkukulang sa ating pananampalataya. Na isa sa buhay ba natin ng tahasan ng ating pananampalataya? O tayo'y maraming, o tayo nang lalamig na sa ating pananampalataya? Marami bang pagkakataon sa buhay natin na sinisipa natin ng ating Panginoong Diyos nang dumating ang matinding pagsubok sa ating buhay? May mga pagkakataon ba sa buhay natin na halos nawawala na tayo ng pag-asa sa kabila ng ating pananampalataya? Mayroon ba mga pagkakataon sa buhay natin na halos hindi na tayo nagtitiwala dahil sa laki ng pagsubok na ating pinagdaraanan? Katulad ni San Pedro at ni San Pablo, hilingin natin sa ating Panginoong Diyos na naway hindi masayang ang mga grasya na pinagkakaloob sa atin ng ating Panginoon. Sapagkat sa buhay ni Pedro, bagamat marami siyang pagkukulang, hindi siya perpekto, hindi naman nasayang ang grasya ng ating Panginoon. Sa bandang huli, pareho silang nag-alay ng kanilang buhay. Yun din po ang panawagan sa atin ngayon, na sa halimbawa ni San Pedro at San Pablo, nawa ang mga grasya ng ating Panginoong Diyos ay hindi masayang sa buhay natin. Kung bubuksan lamang natin ang ating sarili, makikita po natin ang ating Panginoong Yesus patuloy na nandiriyan sa lahat ng bahagi ng ating paglalakbay. Jesus never abandons us. He never rejects us. He never give up on us. Lagi niya tayong sinasamahan. Umasa po tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya katulad ni San Pedro at ni San Pablo ng Panginoong Diyos naway bigyan ng katuparan, no, ang misyon na pinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Bagamat tayo magkakaiba katulad ni San Pedro at ni San Pablo, ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos ay pwedeng patuloy na kumilos sa buhay ng bawat isa sa atin.